Hi guys, welcome back to my channel. My name is Anne. So for today's video, I will be finally making reviews of the lipsticks that I bought online. It's the Kylie lipstick and the Take Me Oh Vacation matte liquid lipstick of Kylie Jenner. And ayun, so as promised, I will be making a video. So if you are interested to see and learn more about the Kylie lipsticks, kindly keep on watching. And ayun, so kung subscriber kita or matagal mo nang pinapanood yung mga videos ko, nakita nyo sa previous video ko na nagpromise ako na gagawa ng isang review para sa Kylie lipsticks. And finally, I got the time to make a review for this lipstick. So keep on watching, guys! So ayun, these are the lipsticks that I will be making a review, and ayun, so let's start, guys. So I'm gonna go ahead and start with the shade Charm of the Kylie liquid matte liquid lipstick with lip liner. So ayun, this is the Charm shade. Ayun, this is the bottle and the lip liner. So I'm gonna go ahead and apply this onto my lips. Start with the lip liner. I always outline my lips first para yung application ng lipstick is easier. So ayan, I'm finished with the lip liner. Let's go ahead and apply the Charm. So ayan, this is the Charm shade. And I really like the shade, pero hindi kasi ako ganun ka particular sa lighter shade kasi since maputi ako, nagmumukha akong may sakit sa tuwing gumagamit ako ng lighter shades or yung mga nude lipis kasi yun, mukha na akong patay. Mukha na akong bangkay. So mukha na akong patay. So kapag nasa duty ako, as much as possible, iniiwasan ko yung nude lips, nude shades kasi baka mapagkamalan ako ng pasyente namin na pasyente rin, na nakaputi. So, what makes it worse ay mapagkamalan rin akong multo. So, ayan. So, this is the Charm shade and I really like it. But, I think I am not someone who will use shades like this dahil, ayun na nga, first, I like heavy eyeshadows, eyeliners, and also hindi, para sa akin, hindi ko siya prefer dahil nagmumukha akong alisin ko lang to. And I will go ahead with the shade Candy K. So, previously, ito yung unang-unang shades na, shade na sinubukan ko. And I really like this shade. Although, may pagka-nude siya, pero as it stays longer sa lips ko, medyo mas nagda-dark siya. And I, for me, I like it. I like the way it lasts on my lips. Kasi nga, ayun, para lang akong slayer. So, ayan. First shade pa lang and hindi ko siya gusto. Ganito pa lang mag-review ng mga lipstick. Dry na agad yung lips ko, guys. Dry na agad siya. Bakit ganun, guys? Bakit nag-dry? Bakit nag-chop lips? Original ba to? So, ayun, kahit na nag-chop na yung lips ko, i-push pa rin natin ang review na to para sa ekonomiya. Alright, so, ito na. I-apply ko na si Candy K na shade. Wait lang, bakit ganun? Parang iba. Ito yung shade na Candy K. And ito yung nasa box niya. Bakit parang magkaiba? And magkaiba siya dun sa Candy K na nabili ko kasi brownish yun. Diba sinabi ko na nude color? Bakit ganon? Hindi ito tama. Bakit ganon? Tama ba sila nang nilagay na label? Original ba to? Ayan, it turns out pretty well. I like the color. It's very, ayun, lakas maka-neutral ng color sa mukha ko, di ba? Ito yung shade na feeling ko araw-arawin ko. Pero, wait lang guys. Wait lang. So, ayun. Hindi talaga ako matatahimik. Kasi alam ko, maiba to. Candy K tong shade na to. And ganito yung kulay niya.
Ito naman yung unang candy cake. Ayan, sakita nyo, luma na siya. Ito yung unang Kylie lipstick na binili ko. And ito yung shade niya, Candy K rin. Ayan, so anong nangyari mga kaibigan ko? Bakit ganon? Ako lang ba yung... Alin, enjoy akong gumawa ng review kasi nakikita ko yung mga shade na araw-arawin ko pang duty and yung shade na feeling ko bagay sa akin. So ngayon, let's start with the rosy shade. Ayan, this is the box and these are the colors and lip liner. So I will apply this one. Oh, in fairness, ganda ng kulay. Ah, ang ganda guys. Promise. Ang ganda niya. So, lip liner pa lang pak na pak na. We'll see with the... Ang ganda! So guys, eto na. Eto na si Rosy Shade. Ang ganda! I'm so amazed. Yan. Ito yung mga pang night out, pang Friday look mo na shade. In fairness, bagay siya sa akin. I like it. In fairness, mahirap siyang tanggalin guys. Ito yung long lasting. Mahirap tanggalin. Ginusto ko to eh. Ayan, ayaw niya nang matanggal. So, I will be back. I give up. Sobrang hirap niyang tanggalin. So, ito yung shade na matagal talaga. Kahit magkape ka, kumain ka, kung ano man ang gawin mo, hindi siya basta-basta mawawala. Ayan, so reddish pa yung lips ko. And I like it. No need to, apply some more. Alisin mo lang yung complete yung lipstick and still yung lips mo is parang natural lips lang. Ayan, so I gave up. Bago pa maubos yung lips ko, yung lips ko, simulan ko na sa next shade and I will go ahead with the Dazzle. So, ayan, this is the, the itsura of my, the shade Dazzle and yung lip liner niya. So, simulan natin. In fairness, lip liner pa lang, maganda na siya. Ayan, ganda. Lakas maka Taylor Swift. Oh. In fairness, I like it. May pagka red orange yung shade niya. And I like it. Tingnan niya guys. Super matcha. So ayan, our next shade is the 22. Yeah. So ayan, this is the bottle and yun. Ang hilig ko sa 22. Ito red din. Amoy sunog siya na na goma. Ganda. Pero ito parang, ito yung red orange talaga eh. Ang ganda rin. In fairness, talagang ako, hindi ako nude person. Talagang bagay sa akin yung mga dark red, reddish. Ayan, so ang ganda, 'di ba? Ang ganda ng 22. Pero feeling ko kapag ginamit ko 'to sa clinic, habang nagdu-duty, papatayin ako ng mga pasyente. Baka mamutawa ako. Super revealing ng color. Feeling ko ito yung mga shade na magagamit ko sa Pilipinas. Pagbakasyon. Para na akong kumain ng ketchup. Ayan, naalis ko na. This color is the shade Spice. So, favorite ko to. So, I had been using this for several days na since I bought it. And gusto ko yung shade niya, in fairness. So, ayun. Tadan! Spice. Like me. Ganda niya. Lip liner pa lang yung ginagamit ko, ha? Ang ganda niya. Kaya ako siya favorite. Plus, ding! I like it.
Ayan, guys. So, tell me it's not good. Tell me it doesn't look good. Ang ganda ng shade niya. Pak na pak. Super matte. Ayan. So, ito yung masasabi kong bagay talaga sa akin eh. Pero nakamask ako pag gamit ko to. Kumumutawa ako kapag nakita nilang ganitong ka-dark yung lips ko. Ayun. Masyadong revealing. Hindi pwede yon. Hindi yun pwede dito. Grabe, ang hirap palang mag-review ng lipstick. As in, ang hirap magtanggal ng lips. Bilib na bilib talaga ako kina Miss Ann Klutz. Yung iba pang vlogger na napapanood ko. Kasi ang tiyaga-tiyaga nila. Grabe! Ayan. So, ginusto ko to. So, gaya-gaya ako. So, ayan. I-push natin. Next shade. Posy K. So, ayan. Ting. Ito, ginagamit ko rin tong shade na to. Gusto ko rin siya. Para siyang yung spice. It makes my life spicy. Ayan. So, this is a Posy K. Apply na natin. In fairness, yung mga lip liner nila, mabilis siyang i-glide sa lips. Ang ganda. Napaka-soft niyang gamitin. Hindi masakit. So, ayan. Ito na yung Posy K na shade. And I also like it. Diba? Sabi ko sa inyo, maganda siya eh. Ayan. Pero as usual, kailangan ko rin gumamit ng mask kapag ginagamit ko to. Kasi, ayun. Alam na. Pero kahit naman gumamit ako ng mask, ayun. May stain lang ng konti yung mask ko. Pero hindi naman completely natatanggal. Hindi katulad ng ibang lipstick na yun, sumama na sa mask mo yung lipstick. Parang, ano, sinusunog na yung lips ko. Ayan, kaka-ano ng tissue. Hindi ko alam. Tissue ba ginagamit? O makeup remover? Sakit na ng lips ko. Ayan, so next tayo sa Mary Jo K. Ayun, so hindi ko pa to nagamit. Shade na to. Kasi tingnan nyo, super bright red siya. Feeling ko, hindi ko siya bagay. Baka magmukha akong ano. Ayan, so this is the Mary... Oh, dark! Naranasan nyo na ba yung pinahahalagan, isa sa mga pinahahalagahan mong, ano, gamit? Ayun. Ayun, guys. Nasira siya. Natanggal siya. Ngayon ko lang to ginamit eh. Ayun. Gumigewang na siya. Oh, hindi ko na ipupush. Pero, ayan, nakita nyo, para siyang ngipin. Gumagalon. Pakainis na nga. So, ayun. Yung Mary Jo K lip liner ko fail. Ayun. So, let's move on. Ganyan talaga nangyayari sa buhay. Ayun. So, pinuni ko na yung buho ko kasi asiwa na sa mukha ko. So, may nag-PPM sa akin. Ayun. So, ito naman yung Mary Jo K. Ang ganda niya siya. Ito yung mga shade na pang party-party. Pero hindi na ako masyado nagpa-party ngayon. Alam nyo kasi guys, dito sa Saudi Arabia, hindi uso yun. Lalo kung mag-isa ka lang. Ayan. Hirap tanggalin. Naku naman. So, we will move on sa mga darker shades. Ayan. So, unahin ko muna yung brown. Ito si, ano, brown sugar. Kasi baka maapektuhan yung, ano, shade na to kapag inom na ko yung dark shade. Kasi, ayan, nakita nyo yung lips ko. Halo-halo na siya. Dahil sa halo-halong color ng lips sa, ano ko, ng lipstick sa lips ko, feeling ko pwede na akong gumawa ng sarili kong line ng, ano, lipsticks. Ito yung shade na halo-halo. Ayun, so good. So, let's move on with the brown sugar. Ayun. So, medyo bet ko rin yung shade na to. Matagal ko na itong tinitingnan. Pero, obviously, hindi ko siya magamit. Kasi parang inappropriate naman siya sa trabaho. And also, kapag lumabas ako, feeling ko lahat ng Saudi, titingnan talaga ako. Kasi masyadong eksinadoro yung kulay. Lakas makalili, Cruz! We'll see with the lip lipstick. Ako nga pala si Lily Cruz. Ayan, ang ganda ng shade niya. Pero feeling ko, mas magbabrown pa to. Kaya lang, given the fact na reddish na yung lips ko ngayon because of the previous shades, feeling ko mas may ibabrown pa to. Pero I really like the color. Ayan, so lakas makalili Cruz. Ayan, so feeling ko ito yung
shade ng lipstick ni Lily Cruz sa ano, Wildflower. Kung naiintindihan niyo ako. Kung nanonood kayo. Ayun. So, ayan, alisin lang natin and we will move on with the Love Bite. Tingnan ko nga kung it will bite me. Ayan. So, ito hindi pa. Itong mga dark na to, literal, hindi ko pa ito nagamit. Kasi baka mapagkamalan na meron kaming Halloween party sa clinic kapag ganitong kadark yung ginamit ko. Or mapagkamalan akong rebelde o vampire. So, people judge, some people can really judge that easily. WTF, guys. I thought ganito yung magiging color nung, ayan, content niya. Pero hindi. Violet-ish yung kulay and pink-ish yung lip liner. Tingnan nga natin. Na-curious ako. Ah, violet. Ayun. So, ayun. Nag-iba na yung kulay nung mirror ko. Ganda. Violet. Violet. Ayan. So, let's apply this. Ano. Ayun. So, violet siya. Totoo nga yung sinasabi nila, don't judge the book by its cover. In fairness, guys, yung applicator ng bawat lipsticks, ano siya, very gentle siya sa ano mo, lips mo. Kasi hindi siya yung parang, yung ibang applicator na parang ang harsh naman sa lips, masakit, ganun, and super hard. And ayun. This is the Love Bite. And gusto ko rin tong shade na to. Feeling ko sa Saturday, ito yung shade na gagamitin ko pag duty. Ayan, ang ganda niya. Pero feeling ko kapag gumamit ako nito, hindi ako pwedeng mag-eyeliner or fake eyelashes or mascara. Kasi, ito pa lang eh. Nagbibigay ganda na eh. Diba? Ang ganda. Ayan, so natutuwa ako sa itsura ng lips ko ngayon kasi para akong nakipaghalikan. Ayan, kung nandito yung boyfriend ko, selos agad yun. So, ayan, let's move on to Court K. Court K, ayan, ganda rin niya. So, tingnan natin kung anong itsura ng battery niya. Baka ma-disappoint na naman ako sa kulay. Ah, ito, maganda tong shade na to. Pero as usual, hindi ko to pwedeng gamitin sa duty or kapag lumabas ako kasi baka mapagkamalan na vampira ako, rebelde, pokers, or may Halloween party lang. So, itong shade ng Candy Cane na to, sa mall ko to binili. And nung binili ko to, nasa loob siya ng box, pero dinaya kami kasi hindi kasama yung lip liner. Iba pa yung babayaran namin kapag bumili ka ng kami ng lip liner. So, ayun, nadaya kami na supposedly pala is package na siya. So, advice ko, huwag kayong bibili sa mall or kahit saan, lalo na kung hindi nyo alam yung content nung binibili ninyo kasi madadaya lang kayo. So, nung time na binili ko to, parang kare-release lang nito. So, wala akong idea na iisa lang pala siya. Iisang product lang pala siya. So, ayun. Binili ko tong sets ng Kylie Lips na to sa souk.com. So, I will be providing the link below para kung halimbawa, nandito rin kayo sa Middle East, pwede kayong mag-order sa kanila. So, ayun lang. Sharing lang. Tsaka, kapag online kayo bumili, minsan may mga discount sila, may mga offers. So, instead na sa mall ka bumili, yun, so, abang ka na lang sa, ano, sa online shops para, ayun, ma-take advantage nyo yung mga offers na binibigay nila. Kasi sayang rin. Ang ganda. Super dark siya. Dark violet. Nasobrahan to sa pagka-soft, pagka-gentle nung applicator niya. Pero in all fairness, guys, tingnan nyo naman. Ang ganda. Super dark siya. So, ayun. Imagine ninyo, pupunta ako sa mall dito sa Saudi and I will be approaching some people and sabihin kong assalamualaikum. Ayan. So, feeling ko iisipin nila na isa akong witch. Isa akong evil witch. Ayun. So, hindi ko siya magagamit dito. And kahit naman siguro sa Pilipinas, you cannot wear lips like this. Siguro ito yung mga shades na pwede sa parties, gimmicks, ayun. So, pag may mga event ka lang napupuntahan, Halloween party, pero all in all, I really like the shade. Ayan, so bagay rin siya sa pagmumukha ko. Para sa akin na. So, ayun, ang hirap alisin nun.
Ang hirap. Nasasaktan na yung lips ko. Bakit ba kasi ginusto ko to? Maubos na yung tissue ko. Ayan, so after 1 minute, 5 minutes, ganyan na. Kawawa naman yung lips ko. Pati tissue. Ayan, so since dark naman tong dead of night na to, siguro naman hindi maapektuhan yung shade nito kapag in-apply ko siya sa lips kong hindi naaalis yung previous shade ko. Ayan, so ayun, ba naman nangyari sa buhok ko, ate? Pakiayos nga yung buhok. Ano ba yan? Joke ko lang. Solo lang ako. Feeling ko lang artista. So, ayun. Dead of the night. So, ayun, black! So, ayan. Ito yung lip liner pagka-apply ko. So, para lang akong ano, nagka-trip na yung mga eyeliner ko na dark. Ah, ang hirap buksan. Ah, ang hirap buksan. Oh my gosh. Ayun. So, finally, after 25 years, nabuksan ko na rin siya. Para akong gagamit ng mascara and yung eyeliner sa lips ko na dark. Ayan, ito na yung napagmataan kong gamitin na shade given the fact na ayan, last na siya. And I have decided saka ko na lang gawa ng review itong kit na to kasi ano, naawa na ako sa lips ko. Baka bukas wala na akong lips or mag super chap na siya bukas. So I think hindi kakayanin ng lips ko. Maganda yung mga shades ng Kylie Lipstick kasi kahit anong occasion, meron kang pagpipilian. Kung set yung bibilihin mong lipsticks kasi kahit saang occasion, meron at meron kang mapipiling shade para sa makeup look mo, sa attire mo, and at the same time, madali siyang i-apply sa lips, especially that yung applicator tip niya is very gentle pag in-apply mo siya sa lips. Unlike yung ibang lipstick na ang hirap-hirap gamitin and ayun, super mag-spread. So, ayan. Para sa akin, sa lahat ng lipstick na nagamit ko, bukod sa Maybelline, Kylie Lipstick talaga yung pinagkakatiwalaan ko sa lips ko kasi mabilis siyang gamitin, gentle, and also less likely mag-chop yung lips ko. Siguro kanina lang kasi nakailang alis na ako ng lipsticks, ganun. Pero, ayun, hindi ako binayara ng kahit na sino to make a review para sa Kylie. Ako mismo yung bumili at nag-order nitong set ng lips. And ako rin nakaisip na gumawa ng video. Hindi lang para sa inyo, kung hindi para sa akin. Para makita ko kung anong shade yung babagay sa akin. And, ayun, so, ito yung bagay sa akin. Feeling ko magjujuti ako na ganito yung kulay ng lips ko. And if they ask me kung ano yung kinain ko, I will tell them squid. Nakalimutan ko guys sabihin, isa nga pala akong vampira. At asawa ko, ang emperador. So, emperador Brandy. Ayun. So, ayun, gusto ko tong shade na to, in fairness, kahit dark siya. Meron ba kayong nakikita gumagamit ito bukod sa mga pangkista? Ayun, so, gusto ko yung shade na to in fairness, kasi parang mas nagiging bold yung mukha ko, pero yun, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko itong magagamit on a daily basis, kasi nga ayun, mapagkakamalan akong witchcraft, mapagkakamalan akong witch, or siraulo, or psychotic, or mentally ill, or pangkista, or rebelde, or kung ano man. However, I like this shade. Ayun, ang ganda niya. So, good luck sa akin kung paano ko siya aalisin mamaya. And ayun na. So this ends my video. If you think you like my video, kindly hit the like button. And if you
suggestion, comment, opinions, or kung anuman, if you have any question at all, kindly leave it on the comment box below. Pwede kayong mag-comment and hit the subscribe button for more of my video. So ayun, I will be making a review for this shades next time. Papahinga ko muna yung lips ko ngayon kasi sobra na, kota na yung lips ko. And ayun, maraming salamat guys sa pagtitiwala sa pagpapanood ng videos ko. And ayun, as you can see, meron akong rashes ngayon. I went to the doctor kasi ayan, sobrang dami niya, as in all over my body. It's not measles, chicken pox, or anything. Sabi ng doctor, it's allergic reaction daw with my bacteria here. So, first, as a nurse, first time kong ma-encounter yon. Pero, we will see. I had been using the Flucicort. This, wait lang. So, ayan, I had been using this ointment sa katawan ko. Fuxicort. Ayan. So, I stopped using it kasi na-observe ko na instead of mag-dry yung rashes, parang antagal niya bago mag-heal. So, I changed with Dermovate. Ayan. So, mas mura to. Ito kasi 63. Ito, 9 reals lang to sa pharmacy dito sa Saudi. And ayan, 2 days ko pa lang siyang ginamit. And alhamdulillah, wala na, dry na agad yung mga ano niya, yung mga sugat-sugat na yan. And dito ko sa inyo guys, ipapatunayan how effective yung bio oil. Kasi after mag-completely dry nitong mga rashes na to, or sugat na to, or whatever they call this, ayun, I will be using the bio oil and papakita ko sa inyo na hindi ito magsascar sa katawan ko and hindi ako papayag na magka-scar ako dito. Tama na dito. So ayan, kindly keep updated of my videos with regards dito sa rashes ko na to. So feeling ko hindi nyo masyado makikita kasi medyo maliwanag. So ayan, medyo madami-dami siya. Madami siya literal and meron din siya dito sa bilbil ko. Meron din siya sa bilbil ko. Sa legs ko, alhamdulillah, wala. So, dito lang siya sa braso ko, sa bilbil ko, and some parts dito sa likod ko. Pero, ayun. I will be updating you guys with regard sa healing process nitong skin ko na to. And how effective bio oil really is. So, ayan. Hindi ko pa rin napopost yung mga photos ko nung meron pa akong breakout ng pimples sa mukha ko and kung ganong karami yung pimple scars ko. So, ngayon hindi nyo makikita kasi naka-makeup ang lola nyo. Pero, siguro sa future, last update ko siguro once na maubos ko yung bottle, ipaprovide ko yung pictures ko before gumamit ako ng bio oil and after matapos ko yung small bottle. So, ayan, maraming salamat sa pagtiyaga, sa pagpanood ng video na to. And, ayan lang. Have a great day! I'm a secret potion, I'll make you feel